pwede natin expect para dito sa upper bracket finals natin? Eventually, after this match, magkakaroon na tayo ng una nating M6 representative. Muli, Burrito at Tina ang inyong makakasama para sa game number 1 on the Best of 5 series. It's Fnatic on the Philippines laban sa Falcons AP Bren. Kaabang-abang ito. Maraming nagsasabi sa dalawang kupuna na ito na parang nakikita na natin ang preview ng Grand Finals daw. Kasi mababasa natin sa napakarami mga artikulo. Sobra. Pero kasi ang dami mga pwedeng mangyari. Imagine mo, simula pa lang ng playoffs na to, may mga nabasag na agad na prediction. So ibig sabihin, sobrang unpredictable talaga ng MPL Philippines. This might be the most unpredictable na season natin since season 1 to 14. At ngayon, sa pag-abot nga natin onto the upper bracket finals, mainit, hindi lang palitan nila, pati kanina sa community natin. Ay oo, matindi diba? Yun. Yung palagan ng dalawang community representative natin, tinitingnan ko yung reaction ng players eh. And na napapangiti din sila. But on one point, of course, ay mapapatunayan nga ba nila magkakatotoo yun? Napangiti na rin si Obi dito kasi nakakuha na kagad siya ng kanyang kill. Habang si Kyle TC, habol sila dito. Flicker from Flap. Pero pinag-washing-washing na dito ni Kiko at Honda. Pero si Super Prince nakabawi isa din. Pa. Habang nandun yung yakap mula dito kay Kirk, onward and earth shutter. Pero si Kiko umahon ng kill. Grabe naman yung mga pauna nating palitan doon. It's going to be a 1-4-1 trade-off here para sa Fnatic, Onyx, and F-Cup. Although, onto the added na kill muli ni King Kong, hindi niya gusto na all-1 lang. Early 2-1 score here for the game number 1. Yeah, actually, kung babalikan natin, di ba, total na babanggit mo kanina yung community, ano eh, palagan eh. Di ba, sinasabi doon na M-Series champs na kasi itong Falcons AP Bren. Nakadalawa na sila nung M2, nung M5 at silang defending champs. So gusto nilang bumawi. Gusto nilang habulin at gusto nilang depensahan yung kanilang corona dito. Pero ang ganda ng pag-depensa na ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines. Habol sila. Tila naman si Bruce Go with that freestyle moves. At nakakuha na rin siya ng kill. True to his name. Eh, talaga naman Bruce Go yung kanyang mga ginagawa. Pero sa Flap TZ ang next target. Ako na ipagsabayan sa apat. Kaya lang numbers game, may lamang talaga ang Fnatic Onyx Philippines. Eto muli yung pagsugod ng mga Sonics. At nagsasama-sama na ang pamilya, ang super family. Ito na naman yung nagmamadali. Nagmamadaling version. Maagap na naman na kumukuha, numanakaw, and of course, nagsisecure ng mga objectives. At di lang yan, sobrang tapang. Nandiyan nga lang din ang Eternal Guard. May tatamang Swift Distraction. All in na ba to? Ay, grabe nagsimula na naman doon sa mga freestyle moves mula kay Brusco. At nakatakas pa! Pero not for long kasi nadabugan siya doon. Avatar of a Guardian mula kay Owen. Napatay din nila yung makulit na si Brusco. Ay, nako. Ngayon, nakikita rin natin kung paano nga ba na bibigyan din ng pansin ng Falcon sa Bren ang mga pumupuro din sa kanila. We've seen the attempt of a steal delay here para sa Fnatic Onyx Philippines. Pero pwede rin natin bigyan ng pansin kung paano nga rin bababalanse ng Falcons AP Bren yung sobrang fast game or fast-paced game na gustong italaga dito ng Fnatic Onyx. Kung titingnan mo rin kasi may palag din naman ang lineup ng Falcons AP Bren pagdating sa early game. No, pero kung maalala natin kahapon, laban sa Blacklist International, hindi binibigay yung Moscow of the Super Makmak. Pero ngayon naman nahawak niya na ito. Let's see kung paano ang magiging responde ng mga bees. Doon sa may top lane, may big rotation sila na gagawin. Pero speaking of the draft, kanina nakita ko rin open yung Matilda kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, para sa Falcons AP Bren, they prioritize on the Moscow na tama ka nga. Na-acknowledge kahapon na hindi gustong ipahawak to para kay Super Marco. Pero ngayon nahawak-hawak niya, it changes something sa pagiging, sabi natin, ganap na matapang malakas dito ng Falcons AP Bren. Oh, speaking of matapang, hindi rin pwede kasi magpabulas dito ni Flap TZ. Oo. And alam mo naman, kapag apobi sa gamit mo, talagang pasulong. Pasulong pa di. Oo, pasugod. Pasulong. At lahat na nga lang din na pwede nilang gawin. Eh, nakita na nga natin. Pero sa ngayon, it's going to be an objective secure here para sa Falcons or Fnatic Onyx Philippines. Meanwhile for Falcons AP Bren, napansin ko yung movement kung go-go sila. But instead, more on the discipline muna yung isa-showcase nila for this round. Yeah, yun naman talaga. Sobrang importante ng disiplina dito. Pero si Super Prince, binitaw na yung ganyang Eternal Guard. Wala rin namang katulong na minions doon. At mamamatay din lamang ng mabilisan. Grabe. 2K go deed para sa Fnatic Onyx Philippines. At may rotation din sila sa may top. At sobrang lalim nung ginagawa ditong rotation ni Kirk. Kahit puruhan mo kasi ito, edit to
He has a capability to escape. And so far, hindi mo na siya yung gusto mong targetin this early. The most viable target here is going to be flap na nga lang din ba against King Kong. On the base damage, kinalkula, sobrang nagiging enough. And most of all, nakikita rin natin yung prowess sa isang Suyu. Pero dito sa may bandang top lane, tatlo laban sa dalawa. Ang agang gustong bumasag ng Torre ng Fnatic Onyx. Yun ang nga, minamadali talaga nila to eh. Alam nila yung kakayahan kasi ni Super Makmak na kapag hawak niya yung Moskov, may mga mahikang nagaganap eh. Pero si Bruce Koy napasipa na nga rin. Oh. Hindi na kinatuloy yun. Dahil kung wala yung reinforcement mula sa Fnatic Onyx Philippines, yeah, wala rin yung pinakamataas na damage dealer nila na si King Kong dun sa bandang ibaba pa kasi. Pero ngayon, ay medyo nagbabadyang panganib. Ano na mga runners apati pero walang tatamaan. Instead, ang magiging focus at focal point para sa Fnatic on the Philippines is more on the objective. May Spear of Destruction, pero hindi mag-ghost sa ngayon ang Falcons AP Bren. Grabe yung disiplina din ng Falcons AP Bren dito eh. Nakita na ni Super Marco eh, na tinamaan eh. Pero alam niya kasi na may mga katabi at may mga kasama to. And kung titingnan mo, hindi pa rin naman ganun kasapat yung kit niya eh. No? Promotion side pa lang ang hawak niya dito. Habang si Kilra pala, diretso kagad siya sa BOD. Oh. Oo, naka-double Legion Sword na siya dito. Almost nearing the BOD mark. Pero ngayon, medyo magmamarkaan damage. Nako, kailangan ng tumalun din ni Ovi. Pero inabangan ni Kirk. Grabe naman yung pang-abang ni Kirk doon. At may pag-agaw na gagawin. Pero nabugaw lang ng saglit dito ni Brusco. Pero mananatili pa rin sa kamay ng Falcons AP Bren yung purple buff habang yung pagong. Malaya. Lahat ng pagong may makukuha dito ng Fnatic Calling Philippines. Malaya na naman si King Kong na makakuha dito na malaking objective. And with that, ito yung pinaka-strength talaga ng Fnatic Onyx Philippines. Under early phases, sobrang ganda ng conversion nila. And as well as yung pamba-box out nila dito sa Falcons AP Bren. Na-acknowledge yung mga key heroes kahapon. Nagkaroon ng mga direct ban. Even on sa Beeb, nakalang din. Nagkaroon din Falcons AP Bren. Pero sa ngayon, for Fnatic Onyx Philippines, it's all about the isolation. Pick of play here for Brusco. Malalim ang kanilang posisyon ni King Kong. May nakabang na Kirk! May nagamit kagad ni Kirk yung kanyang primer rat. Pero sinalubong siya ng Falcons AP Bren. Pasag yung Torre sa bibat ng gitna. Ngayon naman si Few ay napa-atras na nga rin at kailangan niya mag-recall para mag-replenish ng kanyang buhay. Pero ang ganda ng ginagawa ni King Kong dito. Right after ng mga bakbakan sa gitna, transition kagad para mag-objective. Sabi sa'yo, ayaw niya na na-idol lang siya. Gusto niya maging idol siya. Pero hindi siya idol dito sa kanya mga ginagawa. Most especially after kill, after an objective, go for the straight push na nga lang din onto the side lanes. Dito, nare-retain na ng Fnatic Onyx Philippines yung facing momentum na dala-dala nila. At ngayon, for game number one, ay tila ba hindi pa rin nag-stop ang kanilang training, ang kanilang action. At sila pa ngayon nun more on the offensive side laban sa Falcons. Oh, nakakapagtakay, no? Alam mo kapag may focus ka, normally, ikaw yung umaabante ng umaabante. Kasi di ba meron kang infernal pursuit eh. Yun yung parang parang dala-dala mo, no? Para maging matapang. Kaya lang, parang yung Fnatic Onyx, wala silang pakialam doon eh. Eh kasi nga, don't let your foot off the gas. Tuloy-tuloy lang dito eh. Yung K2V nga, katulad ng Infinite Keys to Victory ng Fnatic Onyx Philippines, huwag nilang tantanan yung pag-gas and go. Para sa Falcons AP Bren naman, more on the go talaga yung in-expect natin, especially with the Povius setting our expectations, na more on sila talaga yung makakita or mag-engage into teamfights. Pero that's not happening kasi in every side of the mat, everything is happening na kailangan nilang aksyonan, answer back, katulad ng mga pag-push ni King Kong. At ngayon, with that, mamimili ngayon ng Falcons AP Bren. Would we prioritize on defending or would we prioritize on trying to deny the Lord dito sa Fnatic Onyx? Okay, nakabang si Bruce at si Kilra dun sa may right mid bush. Nag-aabang sila ng magpapakita at lalabas mula sa Falcons AP Bren. Na napag-usapan na natin ito na time and time again kung gaano kalupit si Brusco sa paggamit ng Cho. Nilalagay ko nga yung sarili ko sa mga kalaban niya. Nakakainis talaga. Hindi naman nag-consil pa at Libre Lord para sa Fnatic Onyx. And for Falcons AP Bren, more on adjustment yung ginagawa nila. And nakikita natin yung iba yung pag-iingat. Not unlike the usual na nakikita natin sila talaga yung more on aggressive note, yung start. Ngayon, we've seen the adjustment na sabi nga nila, parang more on the skill side or skill set ay sinasabi nila, kahit sabihin natin may Povius more on dive kami, but we have to cater to the situation. And ngayon now, kailangan muna nila mag-improvise kung paano ba sila makakawala dito sa pang-box out sa kanila ni Brusco. Yan, sakit ng mga jabong. Bits! Wait lang! May natira pang maliit na buhay.
buhay! Gapiso buhay! Mula kay Super Makmak, tinamaan ng Renner siya. Pati ngayon naman, ay hindi din papamagsak ng mga Tori dito ng Ferrari Conic Pin. Sino na nila yung sabay bandang gitna. Ngayon naman, napatalo na rin si Super Asia o Gwen. Ay, si Brusco! Si Brusco ay naipit. Si Pew ay malayo na nga rin. Kailangan niya bumatras dito at ang buong kupunan ng Fanatic Onyx Philippines ay magta-transition sa gitna at grabe, sa itaas. Sobrang daming mga pangyayari doon. At andito na naman ang attempt ni Brusco. May knock-up. Pero yung Lord niya ay mabilis matutunaw. But instead, sa dinami-dami ng mga inilatag, ibinuhos. Ang nakita lang natin ngayon ay yung advantage pa rin na na-establish ang Fanatic Onyx Philippines sa eventually gusto pang bumasag ng pacer dito sa may bandang taas. Wala, tinrabaho talaga ni Gail Ray. Tingnan mo naman yung mga normal-normal na snipe mula dun sa Renner lang, yung mga normal hits lang eh. Ang dami nila nang i-snipe dito eh. Andun yung Evil Queller dito ni King Kong, andun yung Renner dito ni Kera. So hindi mo na alam kung saan talaga nang gagaling yung mga damage ng Fanatic Onyx Philippines. May pana na nga, may sniper pa. Diba? Hindi lang yan. Mala-sniper din ng mga sipa dito na Brusco kasi alam niya kung sino yung isi-snipe out dito. And with that, malinis na naman nagalaw para sa Fanatic Onyx Philippines. Hindi sila masyado naglalalalim. Although kanina si Brusco, nakikita naman natin more on calculated naman yung ganong klase mga pag-in and out niya. Pero para sa Falcons AP Bre, nakakalkulan na rin ba nila yung kinakailangan nilang opensa at pag-engage on the fight? Ayan na yung sipa. At ngayon naman, ang Fanatic Onyx Philippines yung tulung-tulungan dito si Owen, pero makakatakas din siya. Habang si Brusco naman yung matras din, baba ng buhay niya dito, makakaligtas. Ngayon pumasok si Blamtisi! At napaulo na ng mga bala dito ni Kelra. Ngayon naman, ay aatras muna ang Falcons AP Bre at tinra baho na ng pilit dito ni Kelra. Basag yung Tori doon sa may bandang iba. Isasama na rin yung gitna. Grabe no, habang nagkakagulo-gulo silang lahat doon, si King Kong bumabasag lang sa may bandang mid lane. Oh, which means na ang Fanatic Onyx Philippines is more on dividing and conquering each and every beast third here for Falcons AP Bre. And eventually, nasimot na nga nila a flawless or seamless na pag-atake sa pinakabase. Pero will it be a seamless or flawless victory ng Abor and para dito sa Falcons AP Bre? Kasi sa ngayon, nahawak pa rin ito ng Fanatic Onyx Philippines. 9K gold lead so far ay hawak pa rin all throughout the starting phase at ngayon magpag-mimit na tayo on the game. Pero nakikita pa rin natin na hindi binibitaw niya advantage. And looking at the advantage onto the Lord, ay mukhang nasa sa kamay pa rin ito ng Fanatic Onyx Philippines. All 5 members of Falcons AP Bre na yan dito. Okay, ang call dito ng Falcons AP Bre, kuha muna tayo ng isa. Pero parang sila ata makukuha kasi si Kera lang ako ng isa. Ngayon naman si Kikong sa may pandalikod. Ang double kill na dito si Kera. Takbuhan muna abot ng support. Tinamaan yung dalawa. Purify naman from Super Makmak. Habang si Pua hinahabol din. Ato si Bruce, ato yung mga shoot po niya. And si Pa! Tayo nalinis tayong apat. Triple kill para kay Kera. Pwede nila tapusin ito. Tatapusin pa rin nila ang buhay dito ni Kati. At ang unang laro na ito ay mapupunta sa Super Battle.